Good day, good morning, good evening sa inyo mga Spookitik. Nandito tayo ngayon sa bagong branch ni Bike Bike Bike. Siyempre dito sa Imus. At siyempre inabot kami ng ulan dito. Ayan, no? Maulan mga Spookitik. So may bago ako nakitang bike dito. Eto si Mungus Guide Sport mga Spookitik. This is a gravel bike specific. And bago natin simulan to, don't forget to like, comment, and subscribe. Spookitik the Explorer lang. I'm very sorry for the noise, but let's see kung ano magagawa natin dito. Check na natin to mga Spookitik. Maraming salamat. So simulan na nga natin ang bike check natin dito para kay Mungus Guide Sport. Napaganda ng kulay nito. Gintong-ginto sa paningin natin lahat. So, simulan na nga natin sa kanyang top tube. Makikita mo natin dito, may nakalagay na Adventure at onting decals dito, mga logo ay kitang-kita. Ayan. Oo, talaga. Ang ganda. So, dito makikita mo makapal dito, panipis ng panipis dito. And I know medyo familiar sa inyo etong gantong kurbada. Si Tosik Brandon. So, ayun. Dito naman sa top tube niya, may makikita kayo ditong frame bag. Ayan. So, dito may mga eyelets siya dito, nakaabang. Ayan, kitang-kita. Then, dito, sagad na sagad talaga. Kasyang-kasya na talaga lahat ng gamit mo dito. Patch kit, interior mo, any tools, sakto-sakto na yan. Siguro, kapote o anuman, sakto-sakto na yan. Sa down tube niya naman, mga Spookitik, kinagandahan nito is mga ICR niya nandito na sa ilalim. Ayan. Isa dito sa kanan, dalawa sa kaliwa. And kinagandahan, dahil since ito ay gravel bike, kinagandahan na ito, meron ng gasset dito nakaabang. And yung headset niya nga pala, yung head tube niya pala is tapered na. All goods na all goods. Sa down tube niya, merong kanipisan naman. Hindi naman siya ganun kalakihan. Then nandito yung branding niya. May lalagyanan ng battle cage naman dito. So, dalawa yan. Ayan. Tsaka dito. Okay, by the way, ang binabike check natin is size small. Okay? Size small to. And ang ginamit sa kanyang material is alloy na rin. Okay, mapunta naman tayo sa kanyang FD mga Spookitik. FD neto is Shimano Sora na ang ginamit. Then, ang crankset neto, ang ginamit is Samox na. Samox. Ginamit naman sa kanya is 4630T naman. Alright? Then, itong haba naman nito is nasa 170 naman. Alright? So, by the way, bago ko makalimutan, ito is naka-Halotech na yan, ha? Ayan. Naka-Halotech na yan. All goods na yan. And then, pagdating naman sa chain nito, ang ginamit sa kanya is KMC na. Pagdating naman sa kanyang chainstay, walang kaarte-arte, walang decals na nakalagay. Pero may nakalagay na ditong bike skin. Alright. So, pagtsagaan na muna natin yung ingay dito. Okay? So, ayan. KMC ang kadena niya. Arding naman niya ang ginamit is Shimano Sora na. Ayan. Kitang-kita. Shimano Sora. So, 9-speed to. Ang ginamit naman sa kanya is 11x3040 ang ginamit sa kanya. Alright. Alloy na rin ang ginamit sa kanyang hubs. And then tires na ginamit sa kanya is nasa tuloy Kenda tire na ang ginamit sa kanya. This is 29 1.75. So kung susumahin natin etong tire na to is nasa 700C na rin. Alright, 700 by 47C. All goods. Alright, WTB ang ginamit sa kanyang rim, all goods na all goods. At may kasama pang protection sa mga cheeks, dahil pag gumamit ka nito, makikita ka ng asawa mo, kaya huwag ka man bababae. Nagre-reflecto, kitang-kita ka ng asawa mo sa daan. Alright, mapunta naman tayo sa kanyang rotors niya sa likod. Nakalagay is 160mm na, naka-QR na yan mga Spookitik. Pagdating naman sa preno niya or sa brake calipers niya, ang ginamit is Pro Max. Ito is single piston pa. Pero kung ikaw naman
eh medyo aggressive ka, well, para sa akin, i-upgrade mo na lang to, yung mga cable actuated na hydraulic brakes or yung dual pull or yung tinatawag na bilateral na mga na mechanical na hindi hydraulic, dalawang piston yung yumayapos sa rotor mo. Alright, so pagdating naman sa saddle niya, Mungus pa rin ang brand na ginamit sa kanya. Okay, napakaganda, napakalinis tignan. Medyo maulan kasi dito, naaanggian na yung bike. So dito naman mga spikitik, yung kanyang railing, malinis na malinis. Dalawa yung bolts niya dito, so madali na mag-adjust ng fore and aft ng saddle mo. So yun yung mga adjustment kung papunta dito, papunta dito. Alright, then pagdating naman sa kanyang seat post, 31.6 ang insertion, 31.8 ang clamping naman neto. Alright, eh kasi ito, ayan o, 31.8 yung clamp niya. So may kasama ng warning nga pala to. Ayan, libre yan mga spikitik, huwag kang aanga-anga sa daan, yun ang ibig sabihin yan. Alright, so pagdating naman sa kanyang headset, exposure ang nakalagay dito, sealed bearing na rin to, at madami ng spacer na nakalagay dyan. So kung bakit naglalagay ng mga spacer na to, para ma-adjust yung reach mo sa drop bar mo. Okay, so 31.8 naman pala ang ginamit sa kanyang clamping dito, yung drop bar niya. Drop bar na ito mga spikitik is naka-flared na. Ayan, kitang-kita, naka-flared na yan. So head tube nito tapered. Papunta naman tayo sa kanyang brifters. Brifters niya, STI Shimano Total Integration. Kasi ito is Shimano. STI ang ginamit sa kanya, Shimano Total Integration. Inulit ko ulit, sa other brands or kahit sa Shimano, you can call it brifters. Dahil ito naman is brake and shifters. So kaya tinatawag na brifters. Well, ang STI is for Shimano only. Kasi nga Shimano Total Integration. All goods ba tayo dyan? Alright, so pag mapunta naman tayo sa kanyang fork, alloy na rin yung fork niya. At ang kinagandahan nito is madami ng nakaabang dito na eyelet. Kung maglalagay ka ng mga rack mo, carrier sa harap, kung more on touring ka naman, all goods na to, since ito ay alloy na. At naka-internal cabling na rin pala ang fork nito. Dito dumaan yung cables niyo. Ayan, single piston din ang ginamit sa kanyang Promax na brake caliper sa harap. Ayan, all goods na all goods naman to. Then Promax na rin pala yung brand ng rotors niya. Kaya para sa akin, all goods na talaga to. Ang kinaganda lang nito is may kagaangan din to, panigurado. Ito yung blade niya. Ito yung blade ng fork niya. So may pagkakurba dito. Straight, tapos kurba dito ng onte, pasok dito. Ayan. So, eto si Mungus Guide Sport. Pag-usapan na natin ang presyo nito, mga spikitik. So, ayun na nga, mga spikitik. Si Mungus Guide Sport. So, by the way, mga spikitik, nakalimutan ko. Ulitin natin, yung seat post nga ulit pala nito is 27.2. Okay? So, iba lang yung clamping, yung clamp nga pala na ginamit dito. Kasi yung clamp na ginamit dito is 31.8. Ayan, o, kitang-kita. 31.8 yung nakalagay. Pero, all goods na all goods pa naman to. Kaya, well, para sa amin, minemake sure namin yung binibigay na details namin sa inyo. Kaya, hinahabol ka agad namin. Alright? So, sana, pagpasensyahan nyo na rin po ako. Pero, at least naihabol natin. Hindi tayo magkakamali dito. So, kasi na-confuse lang ako dito kanina. So, kaya nasabi ko nasa 31.6 yung kanyang seat post. Ay, 31.6, parang ganyan nabanggit ko kanina. Basta ito, 27.2 yung kanyang seat post. Alright? So, magkano? Ito, si Mungus Sport. Well, bago ko sabihin, don't forget to like, comment, and subscribe mga spikitik. Siyempre, dito lang yan sa channel natin.
Meron din tayong TikTok and Facebook page, mga Spigitik. Alright, pag-usapan na natin presyo na ito. Siyempre, dito lang yan kay Bike Imus Branch. Ito yung bagong branch nila dito. Ang presyo na ito is dating 44,200. Ayan. Pero ngayon, 42,500 na lang siya. Napakainam. All goods na ba? So, kung nagustuhan mo nga pala itong binabike check nating bike, lalagay ko nga rin pala yung info ni Bike, contact number and address nila. Alright, so this is your Spigitik the Explorer. Maraming salamat. Ciao!